katotohanan sapagkat alam naman natin hindi ito aksidente. Hindi. Ito ay may panukala. Pwede, faith alone. Sulat yun yung faith alone. Isang pagbati muli ang nais naming ipaabot sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pagbibigay daan na kayo ay muling makasama sa programang ito. At ako po muli inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, dito po sa programang Katotohanan Season 2. At kasama po natin parati ang ating kamanggagawa, si Brother June Lumingkit, magsasabi sa inyo muli maligayang panonood. At umasa kami na sa loob ng isang oras ay muli namin kayong makakasama sa pag-aaral. At doon sa ating mga nakapanood sa ating mga unang episode, alam kong nag-enjoy kayo. At tayo po ngayon ay dadako sa panghuling iglesia, Brother John, doon sa ating pong pinag-aaralan. Sa aklat ng Apokalipsis, ito po ay may kinalaman sa pitong iglesia. At katulad na ating pinapaliwanag palagi, kung meron pong ngayon lang nakapanood at hindi nasundan ang ating mga unang episode, ay hindi ibig sabihin ay meron pong pitong iba't ibang iglesia ang Panginoon na itinatag. Ito po'y karanasan ng iisang iglesia na meron pong pitong uri ng karanasan sa yugto ng panahon at kasaysayan. At tayo po ngayon ay dadako sa panghuling iglesia, Brother John. At siyempre, bago ko ibigay sa aking kasama ho dito, ay muli po nating buklatin ang ating banal na kasulatan. Balikan po natin yung Kapitulo 3 ng Aklat ng Apokalipsis at simulan po natin sa talatang 14 at tuloy-tuloy ito hanggang 22, mga ginim na taga-subaybay. Ganito ang ating mababasa. At sa anghel ng Iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Talatang 18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid mo sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Talatang 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Talatang 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ipapasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Talatang 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ayan, Brother John. Mahaba-haba uli ito. At saka napakadaming, parang ito yata yung iglesyang tantad ng kapintasan eh, kapag dami niyang mga problema. Ito yung huling iglesia, mga ginigilan na taga-subaybay. Siyempre, sangguniin natin ating kasama dito, si Brother John, upang tulungan tayo na maunawaan natin ang kalagayan ng iglesyang ito. Pinakahuli. Mula sa ating talakayan, Brother Johnson, sa unang iglesia sa episode, napipreserve natin ang isang iglesia. Aha. Sa pitong kasaysayan. Naililitaw natin. Ay, isang iglesia ito, pero iba-iba ang karanasan. Sa pitong yugto ng kasaysayan. Okay. Kaya nga, ito yung panghuli. No? At mapapansin ninyo, katulad sa Sardis, ang Laodicea ay walang mabuting
Sinasabi ang Panginoon, okay, diba? Nga. Mapapansin mo, walang mabuti siyang ginagawa. Puro kapintasan, no? Puro kapintasan. Kaya nga, pero sa mga tao na ano ba itong iglesyang ito, no? Ito yung kasunod sa Millerites movement. Okay. Na yung sinasabi, sabi niya, thou must prophesy again. Okay. Kasi mayroon silang mensahe nagagampanan sapagkat sila yung nagdadala ng tatlong mensahe sa Apocalypse 14. Mm-hmm. At kapag ating pag-aralan ang Iglesia Laodicea, no, dito sa Brother Johnson, ang kanyang Yung pinanggaling. Yung pinanggalingan ng sulat mo na, Brother John, maganda eh. Kasi iba na naman. Doon naman na tayo. Iba na naman yung pagilala niya eh. Doon muna tayo, Brother Johnson, sa kanyang kahulugan. Kahulugan muna. Pag-aralan kasi natin. Kasi bawat iglesia, mayroong meaning tayo. So, brotherly love, yung Philadelphia. Mm-mm. Ito naman, Brother John, ang ibig sabihin naman ito. Ay, yung people are judged. Ibig sabihin, hahatulan na ng Diyos ang kanyang bayan. Yan. Na mapapansin. Kasi ating napag-aralan na lumipat na si Jesus Christ mula sa banal na dako papunta sa lalong banal na dako. Oo. At kung saan gagawin na ni Jesus Christ ang kanyang tungkulin sa paghatol. Yan. Na mapapansin ninyo, kaya nga ito yung panahon ng paghatol ng Diyos. At mayroon siyang bayan. Yung paghatol dito yung sinasabi ng first part of judgment, yung pre-advent judgment. Paghatol bago yung pagdating ng Panginoon. Mm-hmm. Kaya nga, namumuhay tayo sa panahon ng paghatol. So ang taon nitong Laodicean Church ay sa dulo ng Philadelphia, 1844, hanggang Second Coming. Ayan. Ito na yung panghuli. At ito yung madat ng buhay. Ito na yung panahon natin ngayon. Napapansin mo ba, Brother Johnson, ang pangako ng Diyos sa Laodicea, ang magtatagumpay, pahintulutan kung umuupo sa aking trono. Katulad naman ng pag-upo niya sa trono ng Ama. Dahil nagtagumpay din siya. Alam niyo kung bakit ganyan ang pangako. Ang unang iglesia hanggang sa ika-anim, hindi niya pinangakuan na uupo sa kanyang trono. Bakit? Kasi ang iglesyang ito ay madatnan ito ng Panginoon na buhay. At bago niya tatapusin ang ating sanlibutan, mayroon siyang pipiliing last day disciple of Jesus Christ. Okay. Yung 144,000 na uupo sa kanyang trono, yun yung special class. Okay. At sila yung makakasama sa Panginoon na mga madatnan niyang buhay na hindi makakaranas ng kamatayan mula sa iglesyang ito. Pero sa atin ang nasasabi, ang iglesyang ito may kahinaan. Okay. Kaya nga, mayroong payo na binibigay ang Panginoon sa kanyang iglesya upang magtagumpay sila. Mm-hmm. Alam niyo, Brother Johnson, nagustuhan ko ang Panginoon na habang siya naglilingkod sa pitong iglesia, ang iglesia ng Diyos mayroong kahinaan. Okay. Pero bagamat mayroong kahinaan, mayroon siyang mensahe sa kanilang kahinaan para babaguhin ang kanyang iglesia. Andun pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Andun sa kabila ng kanyang kapintasan. Mm-hmm. Okay, tuloy natin. At papansinin, at membro tayo dito kasama tayo dyan sa iglesyang ito. Bagamat mayroon siyang kahinaan. At dito tayo, Brother Jesus, dadako tayo sa kanyang greetings at saka yung kanyang pangalan kung saan pinanggalingan yung sulat. Babasahin mo yung 14. Yung sinabi po dito, at sa anghel sa iglesia sa Laodicea isulat mo ang mga bagay nito na sinasabi ng siya nawa, saksing tapat at totoo na nagmula nang pasimula ng paglalang ng Diyos. Ayan. Na mapapansin ninyo, binabanggit niya, yung isulat mo sa Iglesia Laodicea, mayroon siyang apat na identification. Siyanawa. Sa English amen. Yan. Amen. Amen. No? Mapapansin mo. At ang pangalawa, siya yung tapat. Saksing tapat. Saksing tapat. Tapat. At True witness. At saka yung the beginning of the creation of God. Ito yung apat na identification at mayroon tayong matutunan dito, Brother Johnson. Sige. Na mapapansin ninyo, siya yung amen. Sabi niya, ako yung amen. Bakit amen ang ginagamit niyang pangalan? Kapag tayo manalangin, Brother Johnson, kapag tatapusin natin ang ating panalangin, mayroong amen. O mayroong amen. Dulo. Anong ibig sabihin yan? Pagsang-ayon ibig sabihin, at yan ay dulo, katapusan. Ibig sabihin, tatapusin mo na ang iyong panalangin. Yan. No, napapansin mo, ang iglesia ng Panginoon pito, kapag dumating na ang kanyang iglesia sa ikapito, ibig sabihin tapos yan, Brother Johnson, tatapusin na niya ang history ng kanyang church. Ng kanyang bayan. Matatapos na ang kanyang judgment, darating na siya sa ating planeta upang kukunin ang mga tapat. Now, ganun yun ang ibig sabihin. Kaya, amen yan, Brother Johnson. Okay. At pinakita ng Panginoon
Sinasabi niya ang kanyang pangalan dito, siya yung pitfall o tapat. Pitfall. At saka totoong saksi. True witness. O, mapapansin ninyo, kasi saksing mula nang nagmula ang kasaysayan ng kanyang iglesia, ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Panginoong Hesus, nagiging pari siya sa santuario sa langit at siya po'y tapat na naglilingkod sa bawat makasalanan. Oo, hindi niya iniwanan. Oh, hindi niya iniwanan hindi niya iniwanan, bayan, hindi siya bayan. Nagkukulang sa kanyang paglilingkod. Kapag Amen. Mayroong mga taong na hindi maliligtas, sila ang nagkukulang, hindi ang Diyos. Tama. At okay. Ang pangatlo, o pang-apat, Brother Johnson, yung kanyang the beginning of the creation of God. Ibig sabihin, ito'y titulo ng ating Panginoon, hindi siya created, kundi siya ay creator. Ayusin natin yun, Brother Johnson, kasi mayroong naging yung beginning of the creation, ang kanilang pag-iisip ay, si Jesus pala ang unang nilalang. Hindi po ganyan. Hindi nga ganyan. Bakit ito ang ginagamit na pangalan, titulo ni Jesus Christ? Bakit ito ang kanyang ginagamit? Yeah. Pinalabas ni Jesus Christ na siya yung creator. Tama. Na, ang iglesyang ito mayroong kahinaan, pero kaya niyang i-recreate. Na anuman ang papuna, anuman ang pagkakamali, anuman ang kanyang hindi magandang kalagayan, kayang babaguhin ng Diyos. Baguhin. Kaya lang may payo. May payo. Kailangan sundan. Susundan natin ang kanyang payo at ito yung ating tatalakayan. At siya yung pinanggalingan ng sulat, siya rin yung may control. Mm-hmm. Mula pa sa unang iglesia, lagi namin binabanggit na hawak niya, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Mm-hmm. At saka ang ganda doon, hindi niya iniiwanan sa kabila ng kapintasan ng kanyang bayan. So dito tayo, atin mo nang i-reconcile, Brother Johnson, yung the beginning of creation. Sige. Ang ibig sabihin dito, Brother Johnson, yung the beginning of creation, hindi po siya created. Tama. Kundi creator. Creator of everything. Saan po natin mababasa? Sa Episo 3:9 ba ito, Brother Johnson? Sige. Kailangan nating Tagalog na ating mababasa. Episo 3, natatang 9. Sabi po dito, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Created siya o lumalang ng lahat siya ng mga lumalang bagay? Ng lahat ng mga ang Panginoon dito na bagay. Tinutukoy ni Apostol Pedro ay ang Panginoong Hesukristo, who created all things by Jesus Christ. Kasi sa konteksto, kung mabasahin natin talatang 8, yung tinutukoy doon, yung subject ay si Kristo. Na siya ang lumikha. Manlalalang. Kaya nga, pag binabanggit niyang the beginning of creation, ang ibig sabihin niyan, siya ang manlalalang. Hindi linalang. Okay. Now, dito tayo sa 14 yung ating binabasa, doon tayo sa 15, Brother Johnson. Ating pag-aralan yung condition. Balikan natin yung Apokalipsis. Mm-hmm. Balikan natin yung Apokalipsis, mga kapatid, sa Kapitulo 3 uli. At dadako na ho tayo sa talatang 15, no? 15 na, Brother John. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ano ibig sabihin nito? Mapapansin mo, yun yung kalagayan niya. So ang huling iglesia, ito yung Laodicea, ang huling iglesia, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Tama. No, mapapansin niya, nalalaman ko ang iyong gawa. Mm. No, so ang gawa niya, ikaw ay hindi malamig at hindi mainit, no? Ibig ko sanang may mimili ka sa dalawa, malamig na. Kung mainit, mainit din. No? Dahil ikaw ay malahininga, isusuka kita. Ayaw ng Diyos ng kondisyon na yon. Kaya nga, sabi ng gusto ng Panginoon na makaalis tayo sa ganitong uri kalagayan. Okay. Sa 16, no? Ang sabi po doon sa dilatang 16 nga, di ba, binasa natin, kaya nga, sapagkat ikaw ay malamig at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Isusuka ka. Uh-oh. Kaya nga mapapansin, ito yung kanyang kalagayan. Bakit ganyan ang kalagayan? Ano bang dahilan kung bakit siya mainit o malahininga? O malamig? Bakit siya nagiging malahininga? Ganito po yun, Brother Johnson. Sige. Ang iglesyang ito, namumuhay kung saan ang kalagayan ng sanlibutan in progress and in prosperity. Okay. At ito yung dahilan kung bakit sila malahininga. Mm-hmm. Sa geographical location ng Laodicea, mayroon pong isang ilog na nanggagaling sa Hierapolis. Ang layo nila, Brother Johnson, malayo yan eh. Ang layo nila 6 to 7 miles. Uh-oh. Mula sa Hierapolis at
pinadaan lang isa ng aqueducts, yung ano daanan ng tubig, Brother Johnson, no? Pinadaan pipe, papuntang pipe papuntang Laodicea. At sa ano, sa layo na yan, nakarating sa Laodicea, hindi na malamig ang tubig. Oo, siyempre, may iinitan ng araw, medyo ang kanyang lamig ay medyo mapapainit ng konti. Pagdating doon, ay alang-aning mainit, alang-aning malamig. Kasi lukewarm na. Ang mga tao dito sa Laodicea, namumuhay sila sa sanlibutan in progress and in prosperity. Namumuhay sila sa dalawa, Brother Johnson. Gusto nilang sanlibutan, gusto din nilang maglingkod sa Diyos. No? At magbibigay ako sa iyo ng halimbawa. Sige. No? Sa tala sa Biblia na ang kalagayan niya malahiningan. Okay. No? Ating babasahin, Brother Johnson, ang tala ng Lucas. No? Mas maganda kasi yun, magbigay tayo ng halimbawa. Paano natin maintindihan ang paglilingkod na malahiningan? Yan. No? Sa Lucas 17, 28-29, no? Titingnan natin. Sabi rito, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Oh, mapapansin din. Ito yung larawan na nakasulat sa gawa o sa Lucas. Lucas 17, yung kasaysayan ni Lot. Picture ito sa second coming. Uh-huh. Bago darating si Jesus Christ sa ating sanlibutan. Inihalin tulad niya yung story ni Lot. Inihalin tulad sa kapanahunan ni Lot. Yeah. Sila'y nagsisikain, nagsisinom, nagbili, no? Nagbibinta. Nagbibinta. Hanggang umalis si Lot sa Sodoma. Sodoma at Gomora. At nagpapaulan siya ng apoy. No, mapapansin ninyo dito, at ginamit ko itong halimbawa, no? Sa 29, ano ba yung sabi? No? Datapat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupri at nilipol silang lahat. Sa ano, kasunod na talata. Gayon din naman, ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Mm-mm, tuloy pa. Sabi pa rito sa 31, sa araw na yaon, ang mapapasabubungan at nasa bahay ng kanyang mga pag-aari ay huwag silang manaog upang kunin. At silang at ang nasa bukid ay gayon din, huwag siyang umuwi. Tuloy pa, Brother Jones, isa pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Oh, mapapansin ninyo, dito gusto kong emphasize. Sige. No? Ang larawan sa kalagayan na sa asawa ni Lot, nagbibigay ang Panginoon ng warning. Aha. Kasi ang asawa ni Lot, Brother Johnson, hap-hap. Ito yung kalagayan sa Iglesia Laodicea. Oo. Na napapansin ninyo, tatakas na saan eh. Ang asawa ni Lot kasi, Brother Johnson, materialistic. Mm-hmm. Diba? Mm-mm. Gusto niyang maglingkod sa Diyos, gusto din niyang maglingkod sa kayamanan. Sa sanlibutan. Oh, napapansin ninyo. Pagtitingnan ninyo, ang asawa ni Lot, saan ba namatay ang asawa ni Lot? Ay, doon sa paglalakbay nila na naging haliging diba? Asin. Diba, mapapansin mo, ang asawa ni Lot hindi namatay sa Sodoma. Sa Sodoma at Gomora kung saan pinarusahan ng Panginoon ang mga masama. Oo, doon na sa daan. Nakatakas siya. Oo. Pero hindi din siya nakarating sa lugar kung saan naliligtas ang mga anak ng Diyos. Bakit siya hindi nakarating? Kasi gusto niya maglingkod sa dalawa. Oo, kasi gusto niya ang dahilan ng kanyang paglingon dahil sa kanyang mga mahal siguro, mga ari-arian na ari-arian, no? Yan. Kayamanan. Tama. At ang Diyos. Okay. At ito yung kalagayan sa bayan ng Diyos bago siya darating. Lukewarm. Lukewarm because the most of this member of this church, Brother Johnson, ay materialistic ang kanilang kalagayan. Kasi namumuhay sila sa sanlibutan at the same in time, progress and prosperity at maraming invention ngayon, high-tech na. Oo nga. No? Napapansin ninyo? Yung binabanggit mo dito ay para makarelate ng ating mga taga-subaybay ay ang binabanggit po ni Brother John dito ay sa ating kapanahunan ay ganun din eh. Naglilingkod tayo sa Diyos pero natatalo minsan tayo ng teknolohiya, yung kalagayan ng ating mundo, naaagaw yung ating atensyon. Kaya parang kalakalahati din yan, parang asawa ni Lot. Ganun din yung kalagayan ng church. Malahininga, maligamgam, hindi mainit, hindi rin malamig. Gustong maglingkod sa sanlibutan, okay. Mag-acquire ng kayamanan, gusto ding maglingkod sa Diyos. Oo nga. Kaya ganun ang kanilang kalagayan. Mm-hmm. Kaya nga, mapapansin ninyo, she did not die in the city where the, sinunog sila ng Panginoon. Hindi din siya naliligtas kung saan pinipreserve ng Panginoon ang mga ligtas. Okay. Ang kanyang kamatayan, ito yung kamatayan na isang,
ano, the death of your lukewarmness. Yeah. Namamatay siya sa pagiging malahininga. Uh-oh. At ito yung gusto ng Panginoon, aalis tayo dito, Brother Johnson. Uh-oh. Na hindi tayo sa gitna. Mm-mm. Mamimili tayo sa isa, magiging malamig o mainit sa paglilingkod. Dama. Kasi ang iglesia sa huling araw, ang hadlang sa kanilang paglilingkod, ang kayamanan sa mundong ito. Mundong ito. Okay. Yun. Kaya mayroong sinasabi si Apostle Pablo, Brother John, na sa kalagayan ng Kristyanismo ay pwedeng buhay siya pero ang totoo patay na siya. Mapabasa natin yun sa 1 Timoteo 5:6. Datapwat ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay ay patay. Yun din ang iyang, yun yung kalagayan ng mga tao ngayon. At siguro nakaka-relate ng ating mga taga-subaybay. Baka ho ganyan ang ating kondisyon, mga kapatid at mga kaibigan, ay may panahon pa para atin itong baguhin. Katulad ng minsay sa Laodicean Church. Kahit nasa loob ka pa ng tunay na iglesia, pero pwede rin mangyari yun. Ka sa kalayawan, buhay ka, pero patay. Patay na ang iyong spiritual. Okay, ganun ang kalagayan. Dito tayo sa 17, Brother Johnson. 3:17 ng Apokalipsis. Balikan ho natin ito. Kapitulo 3 pa rin, at talatang 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at ubad. Dapat kawawa. No? Ubat hindi yung paglalarawan sa iglesia sa Laodicea. Pero imong sabi rito, nagsinasabi raw ng Laodicean Church, mayaman siya. Pero sabi rito, ang totoo nun, hindi mo nalalaman, ikaw ang aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. No. Mapapansin niyo, mayroong tatlo siya dito, Brother Johnson, na pinagmalaki. Uh-huh. Ako'y, ano sabi niya dito? Ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan, yan? Hindi nangangailangan ng anuman. Hindi matindi, ano? Sa kasaysayan, Brother Johnson, sa pitong iglesia, okay, ang pinakamayaman, ang iglesia Laodicea. Totoo naman talaga, materially. No? No, materially, kasi pag titingnan ninyo, nagiging, ano din sila, ay... Sa geographical location ng Iglesia Laodicea, sila talaga ang pinakamayaman. Uh-huh. Nagiging sentro sila ng business. Passion na yung mga damit na kulay itim sa kanila nagmula dahil sa mga tupa nilang itim. Na libu-libong mga tupa na kanilang inalaga. Okay. Nung nagiging fashion center, kahit sa mga banking nila, nagiging mayaman sila. Uh-huh. At ito yung pinakita ng Panginoon na sa lahat ng pitong iglesia, nasa huling iglesia na namumuhay sila sa kayamanan ng sanlibutan. Kaya lang spiritual nila bagsak. Oo, pero ang spiritual nila bagsak. Yan. Bago darating ang Panginoon, namumuhay sila sa katulad sa asawa ni Lot. Yun nga. Ganun ang kanilang kalagayan. Okay, ganda. No? Mahal ang sanlibutan, gusto din nilang maglingkod sa Diyos. Hindi mo pwede yun. Diyos. Pero hindi yun pwede sa tama. Biblia. Okay. Kaya mapapansin ninyo dito, sapagkat dito tayo, at pagtitingnan ninyo dito, yung tatlo na kanyang pinagmalaki, ano ba ang sinabi ng Diyos? No, sabi ng Panginoon, yung tatlo niyang pinagmalaki, ako'y mayaman, nagkakamit ng kayamanan, hindi nangangailangan ng anuman. Pero anong prescription ng Panginoon? Binaliktad eh. Ilan ang binigay na prescription? Apat eh. Na, apat ba yun? Lima pala Johnson. Ito. Sabi una muna, aba. Oo. Pangalawa, maralita. Pangatlo, duka. Pangapat, bulag. At panglima, hubad. Mm-mm. O yun na nga, lima nga. No. At pagtitingnan mo, di ba ang ating gawa ay katulad lang ng basahan sa Isaias? Tama. Pero ang iglesyang ito, Brother Johnson, walang damit. Wala talaga. Di ba, napapansin mo, hubad? Oh. No? Ano man ang kanyang pinagmalaki, nakikita ng Diyos wala. Na hindi ito ang tunay niyang kalagayan. Walang kwenta. Walang at atin ding pag-aralan, Brother Johnson, hindi lang siya mayaman materially, mayaman din siya spiritually. Uh-huh. Kasi... paano natin, hindi mo pwede siyang Bible studyhan. Hindi siya pwedeng Bible studyhan ng ibang application religion. Application yung binabanggit mo rito. Okay. Diba? Kasi sa katotohanan, mayaman ang iglesyang ito. Oo, marami dapat siyang taglay na katotohan. Pero ang totoo, mapapansin ninyo, paano ba siya nagiging mayaman spiritually? Kasi mula nang lumabas ang reformasyon, maraming mga katotohanan pinakita ng Panginoon sa bawat reformador. Okay. Pero lahat ng turo ng reformador nagiging turo sa iglesyang ito. Mm-hmm. No, for example, magbigay ako ng halimbawa, Brother Johnson. Sige. Na si ang mga Waldens at si Wycliffe, tinataas nila ang Biblia. Ang iglesyang ito, tinataas ang Biblia. Tama. Na mapapansin ninyo, si Hus,
tinuturo niya ang obedience, tinuturo din sa iglesyang ito ang pagsunod. Tama. No? Kaya nga hindi siya mahirap. O sa madaling salita, Brother John, halos lahat na nang nakita lahat ng mga turo ng reformador, ng mga reformasyon na iba't ibang grupo, nasa kanya. Nasa kanya. Okay. Lahat ng katotohanan na binigay ng Diyos sa na preserve niya, nagiging doktrina niya lahat. Oh, ang problema, inaluan naman niya ng pansanlibutan. Kaya imbis na mainit sana 'yon, ay napunta sa malahininga. Nang pumasok ang pagano na bago sa Linggo, ito na i-restore niya ang Sabat. Oo. Kaya nga mapapansin ninyo, ito yung iglesia na nangingili ng Sabat na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Yan. Pero ang iglesyang ito nakikitaan ng Panginoon ng kapintasan. Okay. Pero nagpapasalamat tayo, bagamat ang iglesyang ito mayroong kapintasan. Mahal pa rin ang Diyos. Mahal ng Diyos. Amen. At mayroong prescription ang Diyos. Uh-oh. Paano siya magtagumpay. Ibig sabihin, andun yung pag-ibig ng Diyos. Wala nang ibang iglesia Wala ka nang maliligtatan. Itong iglesia ang kasunod ng reformasyon na pinataguyod ng mga Seventh-day Adventist. Ngayon, tinatanggap natin na ang iglesia ito, ayon mismo sa paglalarawan dito sa pangitain, may kapintasan. Pero andun yung gabay ng Diyos, kaya marami siyang mga payo tungkol dito. Uh-huh. Ngayon, ipagpatuloy natin. Brother John, ano mahalang mga mahalagang bagay pa na dapat natin i-discuss dyan? Dito, may bang idagdag tayo, Brother Johnson? Babalikan natin yung pagiging materialistic kasi biblical ito, no? Pagtitingnan natin yung Mateo 6:24, no? Paano ba sinasabi diyan ang tala, Brother Johnson? Uh-huh. No? At itong Mateo 19:23, bago tayo babalik doon sa Apokalipsis. Yan. Ang 6:24 ay ganito ang ating mababasa. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o kaya'y magtapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Oh, ito yung turo ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Hindi pwedeng kaliwa sa Diyos, sa kanan o kabila naman. Sa sanlibutan. Kaya nga ito yung kalagayan ng iglesia. Ayan. No? Pero sabi ng Panginoon, hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Okay. No? Kaya nga ito yung kalagayan. Pero ang iglesyang ito, gusto ang sanlibutan, gusto din ang spiritual. Ang paglilingkod sa Panginoon. Sa 19:23, dadako tayo doon. Mateo ulit. At saka tayo babalik sa Apokalipsis. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Oo. Oh, yan. Ano papansin ito? Kasi ang sanlibutan in progress and in prosperity, okay, at maraming mga taong naghahangad ng kayamanan, pero sabi ng Panginoon, mahirap. Hindi pwede. Na habang ang huling iglesia na nagdadala ng mensahe ng tatlong anghel, ay meron silang responsibilidad, dapat hindi nila mahalin ang sanlibutan. Okay. Dapat nakapokus lang sila sa paglilingkod ng Panginoon para mababago ang kanilang kalagayan. Mm-hmm. No? Kaya nga mapapansin ninyo, nagnanais ang Panginoon, ating pinapakita na ito, kung ating titingnan talaga sa kasaysayan, ano ba ang dahilan kung sila nagiging malahininga, ay ang pagiging materialistic sa panahon na ang sanlibutan in progress and in prosperity. Dito tayo sa payo ng Panginoon. Okay. No? Kasi titingnan natin, ang Panginoon pinapayuhan ang iglesyang ito para mabago. At ito yung ating pag-aralan, Brother Johnson. No? Ano ba ang payo niya sa verse 18? Ng kapitulo 3 uli ng Apokalipsis. Sabi rito, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang inyong kahihiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Aba, yung limang kakulangan doon sa iglesia, lahat may kaakibat na solusyon eh. Oo, yan na lang kayo sinasabi. Okay. Kaya nakikita mo, mayroon siyang tatlong pinagmalaki, lima ang tunay niyang kalagayan. Pero nang pinapayuhan siya ng Panginoon, tatlo ang nagiging payo para masolusyunan ang tatlo niyang problema. Tama. No? Mapapansin ninyo, ano yung payo ng Panginoon? Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili ng gintong dinalisay sa apoy. Oh, mahirap nga naman bumili, sabi ng Panginoon, dukhay, paano makakabili? So, ibig sabihin, tama yung sinasabi, mayaman talaga siya. Ibig sabihin, may kakayanan siya, may paraan siya para manumbalik sa Diyos. Mayroon siya talaga siya. Sabi niya, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay sa apoy. Pangalawa niyang solusyon ng Panginoon dito, mapuputing damit kasi hubad siya. Hubad siya. Kailangan niya ng damit.
solusyonan niya ang kanyang kahubaran at ang Panginoon ang mag-provide. At saka, bibili sa Panginoon. No? At saka pangatlo ay yung pampahid sa mata kasi bulag siya para makakita. Makakakita. Ayan. Ngayon ating titingnan ito, ano ba ang mga kalagayang ito? No? So, kung ating pag-aralan, no? Ano ba itong ginto na dinalisay sa apoy? Okay. No? Mapapansin ninyo, ano ba ang ginto, Brother Johnson? Uh-huh. No? Ang ginto, Brother Johnson, alam ninyo kung mayroong tatlong pinapaliwanag ng Biblia kung ano ang ginto. Okay. No? Ang una, Brother Johnson, ang ginto, walang iba kung hindi ang ating Biblia. Ang salita ng Diyos. No? At kung paano tayo kasi kung kailangan natin... Higit pa sa ginto, yan. Yan ang bawat salita ng Panginoon, ito po yung ginto. Mm-mm. At kapag tayo'y mag-spend ng time, di ba? Okay. Maraming mga mananampalataya sa panahon ngayon, hindi na nagbabasa ng Biblia. Wala ng panahon sa pagbabasa, pero mayroong panahon manunood ng TV. At saka yung iba pang mga bagay. Alam niyo, importante, Brother Johnson, na matutunan nila ito. Mayroong tatlong bagay na kanilang dapat na matutunan. Matutunan para mabibili nila ang ginto. Yeah. Ang una, Brother Johnson. Hindi literal na kailangan natin pera, no? Hindi, you must spend time reading in the Word of God. Yan. Ito yung unang ginto na pagiging payo ng Panginoon. Yan ang unang paraan ng pagbili. Basahin natin. Basahin natin ang kanyang salita. Mm-hmm. Ayan. Unang paraan yan, ha? Unang paraan. Ito yung kapag hindi tayo magbigay ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, hindi natin makukuha ang dalawa pang ginto. Yan. No? Ano pa ang ikadalawang ginto? Solution. Okay. No? Dito tayo, babasahin natin. Kasi ano ba itong salita ng Panginoon? No? Sa awit 119, kung ating titingnan yung awit 119. Kasi importante dito, Brother Johnson, paano ba natin papatunayan na itong salita ng Diyos, ito yung ginto. Mm-hmm. Kasi ang mga taong materialismo, kasi materialistic, Brother Johnson, wala na silang panahon sa pakikinig at sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Yeah. Ang kanilang panahon sa pag-acquire ng kayamanan. Ibang mga kalayawan sa mundo. At dito ang dahilan kung bakit sila nagiging mahirap. Nga. Okay. No? Nagiging mahirap ang kanilang mahirap kalagayan. Sa spiritual. Para yumaman sila sa kayamanan ng makalangit, okay, kailangan... Bumili sila ng ginto? Bumili sila ng ginto. Mag-aral ng Biblia. Kailangan babalik sila sa kanilang pag-aaral ng Biblia. Tama. Para malilinis nila ang kanilang kalagayan sa pagiging makasalanan. Okay. Natin titingnan sa Awit 119. Verse 9. Sabi rito, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Tapos siguro sa 11. Basahin natin yung verse 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa iyo. No, kaya ganito kahalaga yung salita. Yun yung pagpapanumbalik. No? Ito yung kayamanan na ibibigay ng Panginoon spiritual na bibilihin sa kanya. Na kayamanan. Spiritual na kayamanan. At walang iba na ating lalapitan para tayo magkakaroon ng ginto kundi ang kanyang salita. Tama. Pangalawang maranasan natin, Brother Johnson, kapag tayo magbabasa sa kanyang salita, yung ang pangalawang ginto na ating tatalakayin ay yung nakasulat sa Romans 10 verse 17. No? Mapapansin ninyo, no? Basahin natin. Romans 10. Just 17. Ayan, sabi, kaya nga ang paniniwala nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Oo. Ayan. Hindi lang nagbabasa, kundi nakikinig. No, nakikinig. Pwede ka pala... Kasi ang paniniwala daw, pananampalataya, nanggagaling sa pakikinig. Mm-hmm. So, tama din, yung mga nakikinig sa atin, pwedeng magkaroon sila ng pananampalataya. Yun ay katulad na ng pagtupad sa payo doon sa Iglesia sa Laodicea na bumibili sila ng kayamanan. Gusto ko rin ipapaliwanag. Sige. Ano ba itong, sa sulat ni Ellen G. White kasi, Brother Johnson, nakasulat doon, ano yung ginto na dinalisay sa apoy? Okay. At mayroon siyang pinapaliwanag doon kung ano ang tunay na ginto na dinalisay sa apoy ay pananampalataya ito na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Saka pagtitiis. Pero mapapansin niyo, pero itong pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, nagmumula ito sa pakikinig at pagdidinig sa salita ng Diyos. Kasi ang ating nababasa yung ang pananampalataya dumating sa pamamagitan ng
pakikinig sa salita ng Diyos. Okay. Kasi ang ginto, ito po'y naglalarawan sa pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Saan okay. po natin yan mababasa? Sa Galacia 5, versikulo 6. Uh-huh. No? Ito po ang ating mababasa, 5:6 ng Galacia, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. No. At ito yung sinasabi ni Ellen G. White, na ito'y ginto. Okay. Ito yung, ano, mapapansin ninyo, para makaalis tayo sa pagiging materialistic, okay. para makaalis tayo sa sanlibutan, ito yung kailangan natin, mm-hmm. pananampalataya. Pero ang pananampalataya, ito yung ginto, no? Hindi ito makakarating sa atin kung wala ang salita ng Ayan. Kaya Diyos. Nga ang ating ito pagsunod, yung... Brother John, ang pagtuturo natin tungkol sa pagiging masunurin ay hindi para ikaligtas, kundi gumagawang may pag-ibig. Sangayon dito. Uh-huh. Dahil iniligtas na tayo, kaya tayo ngayon ay gumagawa at sumusunod dahil sa ating pong pag-ibig. Mm-hmm. Okay. Kaya nga, ito Yan. Yung ginto. Tama. No? Pero ang ginto, nagpasimula sa ating pagbigay ng panahon Mm-mm. sa pagbabasa ng ating Biblia. Okay. At alam ninyo, ito po'y tinuturo namin hindi lang sa Seventh-day Adventist. Mm-hmm. Tinuturo na natin ito on public, okay. no, available sa lahat na nagnanais, naghahangad na makakasumpong ng katotohanan. Tama. Ito yung payo ng Panginoon sa iglesia na kanyang madatnan. Amen. Kaya nga, kung gusto ninyong maligtas, gagawin ninyo Mm-mm. ang payo sa iglesiyang ito. Okay. No? Dito tayo sa... Ano itong binabanggit, Brother Johnson, na dalisay sa apoy? Ang Tama. Pananampalataya na gumagawa sa pag-ibig, kailangan ito, Brother Johnson, na dalisayin siya sa apoy. Apoy. Oh, no? Yan ang ginto naman talaga, ang totoong proseso niyan. Eh. Kailangan siyang i-purify sa pamagitan ng apoy at ng init, Brother John. Mm-hmm. Anong ibig sabihin niyan? Oh, kaya nga, pag ating babasahin naman yung, nung First Peter, no? Mayroong sulat si Apostol Pedro dito patungkol sa pagdadalisay sa apoy. Ating pagtatalakayin. Kasi ang pananampalataya pala na gusto ng Panginoon, hindi basta-basta pananampalataya lang. Oo, kailangan, kailangan pala nasubok. Oo. Para magiging ginto ito, dalisayin ito, Brother Johnson, sa pamamagitan ng apoy. Apoy, no? Kung ating babasahin yung 1 Peter 1:7, dito binabanggit niya paano ba ang proseso sa pananampalataya na madadalisay ito. Atin din itong pag-aralan. Okay, 1:7 ng unang Pedro, upang ang pagsubok sa inyong mananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesus Kristo. Oo, napapansin. Sa ikararangal, sa pagpapahayag, ang pananampalataya... Kung paano daw yung ginto na dinadalisay sa apoy, ganoon din yung pananampalataya. Para sa pagpahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo, dinalisay na rin yung pananampalataya. Oo, dinalisay sa apoy ng pagsubok. Tama. Kaya nga, ang iglesia ng Panginoon na kanyang madatnan, makakaranas ito ng matinding... Pagsubok. At yun ang naging dahilan sa kaya naging ganun ang kanyang kalagayan. Okay. At sa hinaharap, bago darating si Jesus Christ, mayroong persecution na Tama. Ang Iglesia Laodicea. Oo, dadalisayin sa apoy. Dadalisayin ito sa apoy. Yung tunay na Iglesia, ibig sabihin, Brother John, yung tunay na Iglesia, yung kapitong Iglesia, yung Laodicea, yun ang dadanas ng persecution. Ibig sabihin, ito yung bayan ng Diyos. Oo. Kaya nga, bago darating si Jesus Christ, mayroon pang in-time persecution ang kanyang haharapin. Uh-huh. At gusto si ito yung pagdadalisay sa apoy na gagawin ng Panginoon sa Iglesyang ito, Mm-mm. bago siya magtatagumpay. Yan. No? Okay, tuloy natin para matapos natin ito. Ano ba ang dito? Yung halimbawa, magbigay ako ng halimbawa sa Biblia na mayroong pananampalataya na dinalisay sa apoy. Sige. Alam niyo sa record sa Biblia, Brother Johnson, mayroon. Sige, no? Si Joseph. Yan. Na mapapansin ninyo, si Joseph, mahal siya ng kanyang ama. Pero gusto ng Panginoon dadalisayin, naglilingkod siya sa Diyos, nagtatapat, walang kasalanan okay. mula sa piling ng kanyang ama. Mm-mm. Pero dinalisay ng Panginoon ang kanyang paglilingkod. Inalis siya mula sa kanyang tahanan. At dinala doon nagiging sa... alipin. No? Ano? Sinubukan ang kanyang pananampalataya, pero tumayo siyang nagtatapat sa Diyos na hindi nagkakasala. Ito ang uri ng pananampalataya na dinalisay sa apoy. Yeah. No? Katulad ni Daniel. Oo. No? At sa iba pang mga... Si Job. Sadrak, Misak Abednego, at saka sa buhay ni Job.
No? Dumana sila ng pagsubok. Na dinalisay ang sila ay katunlad ng dinalisay sa apoy na ginto. Oo. Oo. At gusto kong babasahin sa inyo, Brother Johnson, itong ano para maibibigay din natin sa ating viewers itong quotation na nagagaling sa The Great Controversy. Okay. Ito po ay sulat ni Ellen G. White, no? At ito sa sulat ni Ellen G. White sa Great Controversy, page 621. Bakit kailangan ng Panginoon ang ating pananampalataya na gumagawa sa pag-ibig ay dalisayin sa apoy, no? Katulad ng ginto, magiging pure gold siya kapag dadaan siya sa fire. No? Okay. At titingnan niyo, sabi ni Ellen G. White, their affliction is great. The flame of the furnace seem about to consume them. Itong apoy, parang susunog talaga sila, no? Okay. But the refiner will bring them forth as gold tried in the fire. Okay. God's love for His children during the period of their severest trials is as strong as the tinder in the days of their sunniest prosperity. But it is needful for them to be placed in the furnace of fire so that their earthiness must be consumed, that the image of Christ may be perfected and reflected. No, perfectly and reflected. Mapapansin ninyo, ito pala yung proseso na gagawin ng Panginoon sa kanyang huling iglesia. Na kailangan niyang i-purify siya sa apoy, okay, no? Upang ang kanilang pananampalataya sa sanlibutan, no? At ano, so that the image of Christ ma-reveal sa kanila. Kasi pagkatapos na iyong pagsubok, okay, doon mo mapapatunayan na ang doon mo mapapatunayan na ikaw ay matibay, no? Matibay na lingkod ng Panginoon kapag okay masusubukan. Ayan. No. Doon tayo sa ikalawa. Oo. No, mapapansin ninyo. Babalikan natin yung talatang 3 ng Apokalipsis. So, ang karugtong doon na Brother John, eh, sabi ron, eh, di ba? Yung bumili na yung gintong dinalisay tapos mapuputing damit. Oo, upang maisuot. Maisuot. Ano ang simbolo niyan? No, ano ang spiritual meaning? Di ba nasolbad na natin yung pure gold? Pananampalataya. Nasolbad na natin. Na, ngayon dito, atin na namang pag-aralan yung mapuputing damit. Yan. Ano ang kahulugan nitong mapuputing damit na yan isusuot para masolusyunan ang okay kahubaran? Tama. Kung ating babasahin, Brother Johnson, ano bang simbolo sa maputing damit? Ating patitingnan ang Apokalipsis 19, verse 8. No? Titingnan natin sa tala ng Biblia. Ating makikita kung ano ang ano kahulugan nito. No? Para ating maintindihan. Masahin natin. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ayun. So, ito yung simbolo sa maputing damit. Kailangan ay sumunod, gumawa para magkaroon ng bis ang kanyang spiritual. Kasi hubad siya dahil lumabag siya. Nabibihisan sila ng maputing lino. Pero ano yung simbolo sa maputing gawa lino? Sabi ay siyang matuwid na gawa ng mga mananampalataya. Mananampalataya. Ayan. Kaya nga, mapapansin ninyo, ituwid nila yung tamang gawain. Tama. Kasi ibalid ang ginagawa eh. Kasi ang kanyang paglilingkod, kalahati sa sanlibutan, okay, kalahati sa Panginoon. Tama. Gagawin na niya ang mga gawang bawano. Doon, pupunta tayo sa Isaiah 60. No? Kasi ang kaligtasan, ating pag-aralan kunti, kasi ang maputing lino, ito po yung kaligtasan, Brother Johnson, na isusuot sa ating kalagayan. Napapansin mo ba sa Isaiah ang ating ang ating righteousness like a filthy rags. No, pero ang Laodicea hubad talaga. No? Pero mapapansin ninyo, ang Panginoon nagbigay ng solusyon sa kanyang kahubaran ay itong turo niya. Magsusuot siya ng maputing lino. Yan. Na itutuwid niya ang kanyang gawain sa harapan ng Panginoon. At sa Isaiah 61:10, ito yung sinasabi, no? Ako'y nagagalak na mainam sa Panginoon ng aking kaluluwa, sa nagagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. No, mapapansin ninyo, ang kaligtasan, ang damit pala na maputing damit, galing pala ito sa Diyos na isusuot sa iyo na ito yung damit ng kaligtasan. Kasi pagkahubad, hindi maliligtas eh. Oo. Kailangan niyang magdamit
na yung damit na yon ay yung kaligtasan, paraan ng Diyos para maligtas. Ngayon, ano yung kaligtasan? Anong paraan ng Diyos sa kaligtasan? Mapapansin ninyo. Para matapos natin ito, Brother John. Mapapansin ninyo, ang damit ng kaligtasan, kung ating babasahin ang Episo, di ba? Babalik tayo sa Episo, sapagkat... Sa biyaya kayo nang aligtas. Basahin natin para mas maganda. Sa Episo 2, at talata 8, ito yung ating basihan bilang... mananampalataya, Brother John. 2:8, at siguro ituloy natin to hanggang 10. Sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. 10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Mapapansin mo. Yung damit na yon, binibihis. Na dapat ibihis nung nakahubad na Laodicea ay yung biyaya ni Kristo. Mm-hmm. At yun ang kaligtasan. Kaya nga ang payo niya doon, bumili ka sa akin ng maputing damit. So, yun kasi ang kaligtasan galing sa kanya. Yun na yung sinasabi natin kanina, ang unang hakbang, Brother John. Balikan natin yung Biblia. Doon natin maintindihan ngayon at kasunod na yon yung mga requirements niya sa susunod. Mm-hmm. Dito galing lahat yun. Doon ang gagaling sa Biblia. Uh-oh. Kapag tayo itatanggap ano natin siya sa pananampalataya, ang regalo niya matatanggap natin sa pananampalataya, doon na ibibihis yung damit ng kaligtasan. Tama. Pero sa verse 10, kapag ikaw ay ligtas na, mayroong hindihandang daan ang Diyos na dapat nakara ng mananampalataya. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kasi ang maputing damit, Brother Johnson, ito yung mabubuting gawa ng mga banal. Bunga ng kaligtasan. Ang bunga ng kaligtasan ay ang mabubuting gawa. Kaya pala, Brother John, yung pag-iingat na hindi madumihan yung damit na puti, ay susunod ka. Kasi pag hindi mo sinunod ang kautusan, madudumihan yung damit na nandiyan. Ibig sabihin, yung kaligtasan na ibinigay sa'yo, maaapektuhan, madudungisan eh. Madudungisan. Kaya nga, hindi pwede na tayong mga Kristiyano ay hindi susunod. Hindi susunod. Tama. Pero una munang naligtas, ano? Kasi doon na hindi naintindihan ng marami. Kaligtasan muna, tapos ang kasunod ng kaligtasan, pagsunod. Okay. At dito, Brother Johnson, gusto ko rin ano, yung sa 10, sapagkat tayo ay kanyang gawa. Minsan, iniisip ng iba na gawain natin ang ating kaligtasan. No, hindi. Hindi. Ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan natin. Kasi sa niya, tayo ang kanyang gawa. So, gumagawa na si Kristo sa atin. Tama sabi ni Pablo, si Kristo ang gumagawa sa... Siya na nabubuhay tayo kay Kristo. Kaya nga, mayroong mga sulat si Apostol Pablo na looking unto Jesus, the author of and the finisher of our faith. No, mapapansin ninyo, kapag mananahan na siya sa iyo, ang resulta sa kanyang pananahan sa atin ay ang mabubuting gawa. At ito yung damit na lino na dapat nating ibihis. Nabibihis sa atin. Uh-huh. Ibig sabihin, ito yung righteous character of Christ na ibinahagi sa atin. Ayan yung tinatawag nating mayroong dalawa yan eh. Imputed at saka imparted. Imparted. No? Kaya nga, malalim yan, Brother Johnson. No? Okay. Pero, para maubos natin mahalagang punto rito, ay ibigay pa natin sa natitirang oras natin, Brother John. Mm-hmm. Okay. Ano pa? Doon punta tayo doon sa talata siguro. Basahin muli natin yung para masunod natin. Sa ikatatlo. Yun na yung sinasabing pangpahid sa mata, Brother John. Yung kasi para daw ika makakita. Kung babalikan natin yan, bumili ng maputing damit upang iyong maisuot, upang huwag mahayag ang iyong kayong kahuburan, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Mm-hmm. Oo. Anong kahulugan naman ito? Itong pangpahid sa mata na tayo'y makakita ay ano po ito, Brother Johnson? Ito po yung gawain ng banal na Espiritu Santo ng ating buhay. Kasi spiritual things, yung mga spiritual na di-discern sa spiritual na mga bagay. Spiritually discern. Maiintindihan. Kasi ang gawain ng Espiritu, Brother John, ay ginaguide tayo at pinapailala sa atin ang mga bagay tungkol
sa Diyos. So, nadidiscern natin. Nadidiscern. Malinaw ang ating pananaw kung ano yung mabuti at masama. So, kailangan natin yung guidance ng Holy Spirit. Ito yung Holy Spirit na kung ating unawain, ito yung gawain ng Holy Spirit sa ating buhay. Na siya napapansin mo ba, Brother Johnson, kapag mayroon kang kasalanan na gagawa? Oo, nagigil tayo. Ano ang iyong nadadama? Oo, yun na. Guilty ka, diba? Guilty tayo. At hindi ka mapapakali yung bigat ng iyong karamdaman. Konsensya. Kasi yung Holy Spirit nagsasabi sa iyo, ito mali, hindi ito gawain ng isang Kristiyano. At kapag tutugon ka sa kanyang panawagan, ay ang ibig sabihin ay ano, babaguhin mo kasi ikaw, nasa iyo yung choice eh. Oh, okay. Kung ikaw ay susunod sa gabay ng Holy Spirit o susunod sa iyong desisyon. Pero kapag ilalagay mo ang gamot sa mata, ilalagay mo ang Holy Spirit sa iyong buhay. Oo. Makikita mo. Magiging discernment mo, spiritual discernment mo sa lahat ng iyong desisyon, ito yung gamot na nilalagay mo sa iyong mata. At kapag ang Holy Spirit mangunguna, magagabay sa iyong buhay, makikita mo na ang lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa pamumuhay na bilang Kristiyano. Ayan. Kaya nga ito yung payo ng Panginoon patungkol sa gamot sa mata. Kaya siguro ating naiintindihan na yun. Ituloy na natin dito sa talatang 19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Ayan. Tapos yung sa talatang 20, yun ang sinasabi na narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok upang ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Napapansin mo niyo yung... Ito yung... Mapapansin mo dito, Brother Johnson, bakit si Jesus Christ sa iglesyang ito, wala sa loob, bakit siya nasa labas at kumakatok? Tama. No, mapapansin niyo, kasi ang kalagayan niya, malahininga. Yeah. Naghihintay si Jesus Christ na yung kanyang prescription matugunan sa pamangangailangan ng iglesia. At si Jesus Christ, nakatayo siya ngayon sa pintuan. Ako'y kumakatok sa pintuan at naghihintay siya na ng pagbabago. Ang ibig sabihin nun ay magbago sila. Magbago. Tanggapin at magsisi. Bumalik sa Panginoon. Bumalik sa Panginoon. At kapag babalik sila sa Panginoon, ito yung mga tao na magiging handa. Lahat ng magbubukas sa pintuan sa iglesyang ito. At kapag magbubuksan mo ang iyong pintuan, papasukin si Jesus Christ, dito babaguhin ni Jesus Christ, dito niya i-recreate ang iyong buhay sapagkat He is a God of creation, sang-ayon sa Revelation. At sabi niya doon, ang pangako niya. Sa pangako niya, brother, tayo sa kanya pangako. Maghahapong kasalo niya at siya'y kasalo ng mga magtutugon sa kanyang panawagan. Ito na yung Christian growth, no? Babaguhin kanya. Alam niyo, sa vision ni Ellen G. White, mayroon siyang dalawa ang nakikita niya sa iglesyang ito. Okay. Ang tinatawag ito ni ng mula sa 1844, ang kalagayan niya, Brother Johnson, tinatawag siya ni Ellen G. White na the church militant. Kasi mayroon siyang pakipagpunyagi. Iglesia siyang nakikibaka. Kasi mayroon siyang dapat babaguhin sa kanyang tunay na kalagayan. Church triumphant. Pero kapag mababago na niya ang kanyang kalagayan, hindi na siya church militant. Triumphant na. Yeah. At kapag magiging church triumphant ka, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Holy Spirit. Okay. At kapag ibubuhos dinalisay na niya, dinalisay na siya sa apoy, mahahanda na siya sa pagdating ng ating Panginoon. At ito yung grupo na sasalubong ng Panginoon at sila po'y madadatna ng Panginoon na buhay. Iglesia Laodicea. Wala nang ibang iglesia na sasalubong sa Panginoon. Ang Iglesia Laodicea. Yan. So ibig sabihin, ito yung kasaysayan, mga kapatid at mga kaibigan, ng pitong iglesia. Napakahaba po dito. Hindi lang namin maibigay ang lahat ng detalye. Kaya ito po ay pipilitin natin na maire-review natin sa pagtalakay ng iba pang mga propesya sa Aklat ng Apokalipsis, lalo na po yung pitong tatak, Brother John. Doon natin uling maire-review at maidadagdag pa yung ibang mga halagang punto na hindi natin naisama dito sa episode nito. Sigo, panghuling pananalita. Kami nagpapasalamat. Ito yung panghuli natin sa ating series ngayon, Brother Johnson. Ang sunod nating tatalakayin ay ang pitong silyo. Pitong tatak. Katuwang ito sa pitong kasaysayan ng iglesia. Paralel yan para mas maliwanag na nakita natin. Kung sa ating mga viewers ngayon,
No? Kung mayroon kayong natutunan sa ating series na ginagawa, may assure namin sa inyo na mas lalong maliwanag nating talakayan ay marami kayong matutunan at nagpapasalamat kami na inyong sinubaybayan. Alam namin na mayroong nagagalak, Brother Johnson, naman sa katotohanan mayroong na ating pinagpala at na binibigay. Nabuksan ang isip. Naway, kung kayo'y magiging tagasugid naming tagasubaybay, magagabayan namin kayo hanggang malaman ninyo ang buong katotohanan. Amen. Sa huling kapanahonan, sapagkat ito ang iglesia na sasalubong ng Panginoon kapag siya'y dumating. Ang aming mga panalangin, mananatili kayong tapat sa paglilingkod hanggang darating ang ating Panginoon. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, nawa ay natutumuli tayo sa mga mahalagang mensahe na nais ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin. Napakayaman ang mensahe na ating pong napag-aral dito sa pitong iglesia. So dito sa ikapitong iglesia, ito yung iglesia, tunay na iglesia. Inilarawan po ito sa pagiging malahininga. Ang ibig sabihin ay mayroon pong mga saway ang Panginoon. Dahil bagaman, pero ang kagandahan doon ay bagaman ito mayroong kapintasan, subalit hindi po niitala sa Biblia na iniwanan ito ng Diyos. Ibig sabihin nagpapatuloy ito. At ang iglesyang ito ang tunay na iglesia na ngayon sa ating kapanahon ay nakikibaka. At ito yung iglesyang inuusig. Dito galit na galit yung dragon. Kaya siya po ay dadaan sa parang gintong dinadalisay sa apoy dahil sa pag-uusip na kanyang mararanasan. Pero ang pinakamaganda ho dito mga kapatid at mga kaibigan ay ang Panginoon ay hindi niya ito iiwanan magpakailanman. Mga kapatid, mga kaibigan, bago tayo tuloy maghiwa-hiwalay, muli namin kayong inaanyayahan sa panghuling panalangin. Brother John? Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, kami po'y lubos na nagpapasalamat na inyo kaming ginagamit sa inyong ministry sa huling kapanahonan bago kayo darating. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na aming natatalakay sa estudyong ito ang mensahe sa pitong iglesia. At alam namin, Panginoon, kung saan man ito ninyo dadalhin, may mga manunood sa internet, sa telebisyon. Aming hiniling, Panginoon, na inyong pagpapalain ang lahat naming mga viewers. Iingatan ninyo sila. Ano man ang kanilang kalagayan, na gustong babaguhin ang kanilang kalagayan, kapag sila manalangin sa inyo, tatanggapin ninyo sila, patawarin bilang mga anak. Amin hinihiling, Ama, na inyong samahan kami sa patuloy naming paggawa sa inyong gawain hanggang matapos namin ang responsibilidad na nakaatang sa aming mga kamay. At maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, ay amin pong hinihiling ang patuloy po ninyong pagsubaybay sa marami pang mga mahalagang bagay na ating pong pag-aaralan sa programang ito. Salamat sa inyong pagtutok, mga kapatid at mga kaibigan. Nawa po ay ating nakita ang katotohanan dito sa programang Katotohanan. Kasama po muli natin si Brother John Lumingkit. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.